Welcome back once again. This is John Lina Salmario. Welcome to another session of General Mathematics. Para mas maunawaan niyo yung lesson, kailangan hawak niyo na yung module niyo, ha? Ito yun. So, let's go na. Taka na, mag-aakal na tayo. Let us start today's session with a prayer. Now everyone, let's bow down our heads and feel the presence of our Lord. Almighty Father, we thank you for the blessings that you continue to give us. May you guide us throughout the entire session so that the lessons that will be discussed to us will help us improve oneself and therefore take us one step closer to achieving our dreams. This we pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Pa sa lesson na to, ang didiscuss ko ngayon ay evaluation of functions. So objectives, after going through this module, you're all expected to evaluate functions, recall the process of substitution, and identify the various types of functions. So madali lang to. Huwag kayong mag-alala, gagabayan ko kayo, okay? So sige, simulan na natin. Of course, sa simula ng module nyo, kailangan sagutan nyo yung part ng what I know. Nasa page 1 and 2 yan ang module nyo. Alam kong kayang-kayang yan. Basic lang yan sa inyo. So, napahinintay nyo. Sagutan nyo na muna. Pause nyo muna itong video. Then, after yung sagutan, play nyo ulit. So, good luck guys. A few moments later. Okay, so welcome back. So, ano ba natutunan natin for the past few lessons? Sabihin natin. What is a function? Ano yun? Ayan, tama. It is a relation where each element in the domain is related to only one element in the range. Very good ka dun. Next, are all relations or are all functions relations? Ang tingin mo? Tama, very good. Galing. Yes, of course. Oo, very good. All functions are relations. Are all relations functions? Tingin mo? Siyempre, hindi. Ayan, very good. So, panigurado, natanda mo pa yung mga lesson natin nung nakaraan. So, sige, tuloy-tuloy na natin. Okay, so, kung mapapansin nyo, bago natin simulan yung lesson, tingnan muna natin yung mga picture na to. Anong napapansin nyo? Changes in mass media. Yung mga nasa kaliwa, nagbabasa sila ng printed materials. Yung namang nasa kanan, ano? Nagbabasa rin sila ng materials, kaso through the use of gadgets. Ano napansin yung pagbabago dito? Tingnan natin. Paper was replaced by electronic gadgets. So, kung napansin nyo, lalo sa generation na to, bihira na yung nakikita nyo nagbabasa ng news and comics or anime or manga through paper or printed material. Karamihan through electronic gadgets. Kahit mismo sa cellphone nyo, kaya nyo magbasa ng newspaper or comics. Gets ba? Okay, let's proceed to the next slide. Changes in transport. Tingnan natin. Past? Dati? Dati, nakasakay tayo sa kalesa. Ngayon, ayan sa kalabaw. Ngayon, doon na lang sila sa, matatagpuan na lang natin sila sa mga tourist attractions or sa mga rural areas. Ngayon, anong ginagamit nating mode of transportation? Of course, we have the jeepney and the motorcycle. Minsan, habal-habal. So, ano napansin nyo? Ano yung napalitan? Yes, of course. Animal-drawn carriages were replaced by motorized vehicles. Yes, very good. Napalitan na. Kasi wala ka na halos ngayon makikitang sumasakay sa mga hayop.
mga kabayo or kalabaw. Bihirang-bihirang na makita sa kalsada, ha. I mean, in a normal setting, unlike ngayon na motorized vehicles na. So yung mga animal drawn carriages napalitan ng motorized vehicles. Gets? Okay, good. Let's proceed to the next slide. Changes in shopping. Ano napansin nyo? Sa kaliwa, uy, mga namimili. Kahit kayo, panigurado, pag muna nakakapunta kayo sa mall or tindahan, physically, pupunta kayo doon. Ngayon, ang tingin nyo, paano kaya bumibili ang mga tao ngayon? Kadalasan, ha? Purchasing physically in the store was replaced by placing orders online. Kung dati, pag may gusto kang bilhin, or pag gusto mo mag-browse ng mga gustong bilhin, punta ka sa mall, punta ka sa palengke, punta ka sa mga tindahan, titingin-tingin ka lang doon, sukat-sukat, tamang sukat lang. Ngayon, online, pwede ka nang umorder. Order ka nang at pwede mong tingnan yung mga uso ngayon, yung mga damit, sapatos, kahit mismo food, pwede mo nang bilhin online. Ayan. So, purchasing physically in the store was replaced by placing orders online. Gets? Okay, good. Let's proceed to the next slide. Ayan, changes in paying. So, ito, common na to. This is very common nowadays, especially this pandemic. So, kung dati, we're using the physical money, ngayon, electronic cash na. The GCash, the PayMaya. Bakit kaya? Kasi ito na, bali before, kay mga credit cards, ginagamit na before. But right now, since hindi tayo pwedeng makipag-interact physically due to the COVID pandemic, sa paraan ng pagbili, like placing orders online, para maiwasan na rin yung pagpapadala ng pera. Minsan, the physical money, electronic cash na lang yung ginagamit. Kuha? Ayan. So, yung pera napalitan ng electronic cash. So, ngayon, ano ang kinalaman nito sa pag-evaluate ng function? Ganito lang ang ibig sabihin niyan. Evaluating a function means replacing the variable in the function. In this case, variable x with a value from the function's domain and computing for the result. So, anong ibig sabihin nun? Long story short, papalitan lang natin yung variable x kung ano yung value na iseset natin. Ganun lang kasimple, kagaya nung pagpapalit ng mga bagay kanina. Yung newspaper, yung printed material, pinalitan ng electronic gadgets. Pero yung use niya is still the same. Ganun pa rin yung purpose niya. Halimbawa na lang, example, sa anong sport ba yung naiisip yung madalas may nagpapalit or substitute? Substitution is what? Basketball. So, kung tignan natin by example, mayroong apat na, sa basketball, mayroong ilang player para makapaglaro sa isang game. On a normal game. Of course, kailangan mayroong 5 players. Kung makikita nyo sa slide, meron lang apat na players. Para makapaglaro sila, kailangan pa nila ng isa. Ang sabi nito, injured si MJ. Kailangan natin ng kapalit niya. So, para makapaglaro sila, kailangan i-replace nila si MJ or yung kanilang dating player. Kasi daw na injured. Pero, meron silang isang kaibigan na parating. Ayan, parating na siya. Dumating siya. Ang sabi niya, ready na siya maglaro. Laro-laro na siya. Ang sabi niya, don't worry bro, I gotcha. So, tingin niyo ba makakapaglaro na sila? Of course, makakapaglaro na. Bakit? Kasi, yung role ni MJ as a player is pinalitan nito nung bagong player na kasamahan nila. Nakuha ba? Ayan, very good. Alam kong kuhang-kuha niyo. Good. Okay, so bago natin simula mag-evaluate ng functions, tingnan muna natin kung ano nung klaseng mga functions yung may encounter natin. Okay, so ilan lang to sa mga sumusunod. So unang-una, we have the constant,
function. So sa constant function, it is a function that has the same output value no matter what your input value is. Long story short, hindi siya magbabago. Bakit? Kasi constant siya. Meaning to say, regardless kung ano man ang value ng input mo, ang lalabas pa rin ay yung constant. Hindi siya magbabago. Kuha? Ayan. So, isang example is the y is equals to 7. Bakit? Kasi wala namang variable x diyan. So, regardless ko anong value ng variable mo, magiging 7 pa rin yung sagot. Kuha ba? Okay, very good. Next, we have the identity function. So, identity function is a function which returns the same value which was used as its argument. So, long story short, kung ano yung pinasok, hindi lalabas. Just like the example, kung ang x value natin ay 2, magiging equal lang yung function sa 2. Ayan, bakit? Kasi identity function. Kuha ba? Okay, tingin natin iba. Okay, now let's try to define some of the other functions. In this instance, we have the polynomial functions. Now, what are polynomial functions? So, by definition, a polynomial function is defined by y is equals to a sub 0 or raised to 0 plus a raised to 1 times x, a squared times x squared up to a raised to n, x raised to n, where n is a non-negative integer and a raised to 0 and a raised to 1, a raised to 2 are all real numbers. So, ano yung sabihin nito? So, ito yung mga equations na na-encounter natin before. Anything with a constant and a variable can be defined as a polynomial function. Kuha? So, ano-anong classes are yung mga polynomial functions? So, first of all, we have the linear function. So, ano ang definition ng linear function? Polynomial function with degree 1. So, in the form of y is equals to mx plus b. So, ano ba yung y is equals to mx plus b? Kung mapapansin nyo, ito ay, kapag plinot natin to sa isang graph, ang lalabas ay line. Ayun, kaya pala siya linear function. And always take note, ang degree or ang exponent ng variable natin, ang pinakamataas ay 1. Meaning to say, magiging variable lang siya. Kuha? Again, linear function, y is equals to mx plus b. So, isang example, y is equals to 2x plus 5. Okay, so, dito naman tayo sa quadratic function. Quadratic function is the degree of the, if the degree of the polynomial is 2. So, bakit 2? Di ba dapat squaring? Actually, quadratic came from the Latin word quadra, meaning square. O nga na, quadra, parang quadra ng kabayo. Kaya pala square. Exactly, mga anak. So, dun galing yung term na quadratic. So, ito yung mga madalas nating sinosolve noon. In the form of y is equals to ax squared plus bx plus c. Ito yung madalas na pinag-factor natin before. Where a is not equal to 0. And a and b and c are constant. So, isang example, y is equals to 3x squared plus 5. Kuha? Or y is equals to 3x squared plus 2x plus 5. Kuha? Ayan. Good. Kala ko na-dueling ako eh. Anyway, next we have the cubic function. Kung yung linear function ang highest degree niya ay 1, quadratic ay 2, sa cubic naman ay ilan? Of course, 3. A cubic polynomial function is a polynomial degree of 3. Of degree 3, rather, sorry. And can be denoted by f of x equals to ax cubed plus bx squared plus cx plus d. Long story short, pinakamataas na exponent level niya ay 3. Very good. Again, types lang yan ng polynomial functions. Sir, paano pag 4, 5, 6, 7? So, may encounter niyo yun in the next few years siguro pagdating ng college. But then again, isihan muna natin. Dito muna tayo, okay? Pag-focus muna tayo sa linear, quadratic, and cubic. Kuha? Okay, good. Okay, so power function. Ano ba ang power function? A power function is a function in the form
of y is equals to ax raised to b. So, take note, ano, kapag power function, ang x ay nasa linear, wala siya sa exponential line. Nasa linear line lang siya. Okay? So, b, ang b natin ay constant, which can be any number. So, isang example nito, f of x is equals to 8x raised to 5. So, iyan ay power function. Mamaya, i-discuss ko yung pinakaiba niya with exponential function. So, dito naman tayo sa rational function. So, ito, yung part na ito, yung rational function, mas i-elaborate ko sa susunod na topic. Okay? So, for a preview, rational function is any function which can be represented by a rational fraction. Say, p of x over q of x, in which the numerator p of x and denominator q of x are both polynomials. And q of x is not equal to 0. Ano yung sabihin nun? So, it can be a polynomial pareho, numerator and denominator. Pero, di siya pwedeng mag-equal sa 0. Yung denominator. Kuha? Okay, good. So, isang example dito, f of x is equals to x squared minus 3x plus 2 all over x minus x squared minus 4. Kuha? Kuha. Next, exponential function. So, ito yung sinasabi sa inyo, baka malito kayo with the power function. So, etong kung si power function kanina ay ax raised to b, ito naman ay ab raised to x. Parang magkamukha lang. Mukha lang siya magkamukha. Pero kung titingnan nyo, si power function, yung x niya ay nasa linear level. Unlike ni exponential function, yung variable x niya nasa exponential level. So again, etong exponential functions, isa to sa mga i-discuss ko in the next topics. Okay? So, for the preview, ang isang magandang example niyan ay ito. Y is equals to 2 raised to x. Kuha? Kuha. Very good. Then, we have the logarithmic functions. So, dito sa logarithmic, sir, ba't ba may logarithmic? A logarithmic ay inverse ng exponential function. Then again, i-elaborate ko to in the next following topics. So, isang example nito ay log of y is equals to the logarithm of 49 base 7. Sir, ba't ganun ka magbasa? Parang paikot. Tuturo ko yon in the following topics, okay? But for this time, logarithmic function, type of function. Carry? Carry lang. Next, absolute value function. So, what makes absolute value function different from any other functions? So, si absolute value function, ang ginagawa nitong function na ito, madidistinguish niya siya using the bar lines. Meron siyang dalawang bar lines sa, na naka-enclose sa kung ano mang expression yung ine-enclosean niya. Ngayon, anong ginagawa ni absolute value function? Ano man ang maging assign ng value na to, it will always turn out positive. Positive kagaya ng pag-iisip nyo regarding man. Kailangan hindi lang positive, optimistic tayo. Okay, guys? So, isang example, mamaya mag-ibigay ako ng example tungkol dito para hindi kayo malito. But then again, ang kailangan nyo lang tandaan, absolute value, anything that's in between the bar lines, the sign will always be positive. Kuha? Okay, very good. Next. Okay, sir, paano naman kapag greatest integer function? Ano ba to? Para ngayon ko lang narinig. So, alam ko before na-discuss na to sa inyo, baka na-encounter nyo na, so review ko lang. Pero kung hindi, discuss ko na rin. Greatest integer function. So, long story short, when we say greatest integer function, tinatanggal natin yung decimal. Ang gine-retain lang natin ay whole number. Sir, wala ba itong pinagkaiba sa pag-round off? Meron, actually. Yung pag-round off kasi, meron tayong ruling. Kapag 0 to 4, yung decimal, kapag 0 to 4 yung number, nagtatapos, anong ginagawa natin? Hindi natin dinadagdagan kung saan natin rin na-round off. Pero kapag 5 to 9, usually dinadagdagan natin. O hindi pala usually, dinadagdagan natin by rule. Tama?
Pero on this case, greatest integer function, regardless kung ano yung number na kasama niya, kailangan ma-retain lang yung whole number. Ano yung sabihin nyo, sir? Medyo magulo. Okay, ganito, example. Isang example na number ay 2.3. Okay, pag round off natin yan, ano lalabas? 2 exactly. Pero, kapag in-apply natin yung greatest integer function, yung 0.3, tatanggal na natin. Since integer ang kailangan natin, ano yung whole number niya na integer? 2. Very good. So, paano naman kapag 7.8? Ayan. Kasi yung 2.3, kapag round off natin, 2 pa rin. E paano kapag pataas naman? I-round off natin to the nearest ones. 7.8, pag round off natin ay 8. Pero, kapag ginamitan natin ng greatest integer function, yung 7.8 mo, ang magiging sagot ay 7 na lang. So, regardless kung ano pa man din yung decimal, kailangan ang ma-retain ay yung whole number or the integer itself. Kaya tinawag na greatest integer function. Kuha? Ayan, very good. So, mamaya may mga examples tayo. So, solve natin siya, okay? So, sige. Simulan na natin mag-solve. Alam ko, excited na kayo. Sige, simulan natin mag-evaluate. Ayan, so, mag-isimula na tayo sa mga examples. Sir, after discussing the types of functions, we have to evaluate them. And again, how do we evaluate functions? We substitute them with the value that is assigned to the variable. Okay, given this example, evaluate the function at x is equals to 3. Ang function natin ay f of x is equals to 3x plus 2. So, paano natin evaluate yan? So, step by step lang tayo para hindi tayo malito. Unang-una, replace all the variables with the value of the domain. So, ano ba yung value? 3. Very good. Saan galing yung 3? Yes. Galing siya doon. Given na siya. So, ang ginawa natin, i-replace lang natin siya. Ano yung next step? Perform the indicated operations. So, mag-start na tayong mag-perform ng operations dito. So, ano yung uunahin natin? We're gonna be using the PEMDAS rule. Always stick that to your mind. The PEMDAS rule. Parenthesis, exponent, multiplication, division, addition, and subtraction. So, dito, ano dapat ang mauna? Of course, multiplication. Yun muna unahin natin. So, sige, multiply natin. 3 times 3. Of course, very good. Hindi 10. 9. Yan. So, ano next step? Next step, of course, eto na, yung matitira. So, 9 plus 2. Very good. Hindi 12. 11. Yan. So, sir, paano yun? Yan na ba sagot? Kapag wala ka na makitang operation, finalize mo na yung answer. However, kung kaya pang isimplify yan, which is hindi na natin may simplify, yan na, sagot. So, ano na sagot? Function of 3, f of 3 is equals to 11. Easy ba? Easy, no? Okay, next tayo. Evaluate the function at x equals to 2.5. For g of x is equals to x squared minus 2x plus 2. This is an example of very good quadratic function. Yung kanina, example ng yes, linear function. Very good, nakukuha mo na. Okay, so paano natin evaluate to? Okay, again, first step. Replace all the variables with the value of the domain. So, ano uli yung value ng domain? Yes, 2.5. Very good. Nakakasunod ka na. Saan galing yung 2.5 ulit? Ayun, oo. Tama, dun nga. At iyon yung ilalagay nating value sa x. Sir, paano yun? Pwede ba yan more than 1? Yes, basta kamukhang variable, ipalit nyo.
carry. Pero ngayon, baka kasi malito kayo, isang variable lang muna gagamitin natin. Pero hindi ibig sabihin yun, isa lang yung papalitan natin. Okay? Yan, tama yan. Kasi senior high na tayo. Dapat, mas magaling na tayo sa kahapon. Carry? Ayan, very good. Next? Ano next step? Ayan. Ayan. Perform the indicated operations. So, dito, anong uunahin natin, sir? Of course, unahin natin kung ano dapat yung mauna. Paano natin malalaman yun? Of course, PEMDAS. Parenthesis, exponent. So, alin lang dyan ang may exponent? Yung 2.5 squared. 2.5 times 2.5. Very good. 6.25. Ang next natin ay 2 times 2.5, which is 5. Very good. So, ayan na yan. Sumunod. Unti-untiin lang natin. Ano na next natin dito? Plus minus. Actually, any of the two will do. Kahit alin ang unahin na natin. Bakit? Kasi regardless, since pwede namang addition, pwede subtraction, but either way, pag ganito na yung setup ng equation nyo, pwede nyo nang unahin ng kahit ano. But then again, para masubsanay kayo, using the PEMDAS rule, addition muna ang unahin natin. So, negative 5 plus 2. Ilan? 3? Positive? Siyempre hindi. Negative. Bakit negative, sir? Kailangan i-carry mo yung sign ng mas malaki. Ayan, very good. Buti di mo nakakalimutan yung mga napag-akala mo dati. So, ano na next? Ima-minus natin yung 3 sa 6.25 dahil yun na lang natitira. So, ano matitira? Ano yung difference? Okay, very good. 3.25. Again, finalize your answer. Simplify whenever possible. Ito na ba simplified form yan? Yes, of course. Okay. So, kuha na? Okay, kuha niya. Sige, mag-proceed tayo sa susunod na example. Okay, so, meron tayo dito, anong klaseng function? Ayan, rational function. Ayan, so any polynomial, any type of polynomial. So, meron tayong dalawang polynomial, dalawang linear function. So, ngayon, ang gagawin natin, evaluate the following function at x is equals to 4. So, again, paano natin gagawin? Ano ulit yung step 1? Very good. Replace all the variables with the value of the domain. Alin yung papalitan? Ayan. Yan ang pamamalit natin papunta sa doon sa mga variables na yun. Again, basta variable na naka-assign, yung value na naka-assign, yun ang ipapalit nyo sa variable. Regardless kung ilan man yan. Okay? Yan, very good. Next step. Perform the indicated operations. Sir, alin po ang unahin namin dito? Numerator or denominator? Basta laging isundan yung PEMDAS to be guided. Okay? Sa pagkakataong ito, multiplication ang unahin daw. Ayan, multiplication nga. Then, sa baba, anong gagawin natin? Subtraction. Pwede ba yun, sir? Yes. So, 2 times 4? Siyempre, 8. 4 minus 1? 3. Ayan. So, yan ang kalalabasan niya. Ano next step? Of course, yung addition sa numerator. 8 plus 1? 9. Ayan, very good. So, may operation pa ba tayo? Yes, of course. Pwede pa natin ngayon divide. Actually, di-divide talaga natin yan. So, 9 divided by 3 is equals to? Galing mo talaga. 3. Yan, very good. So, ano na next step? Last step? Of course, pa-finalize natin. Simplify whenever possible. So, yun na ba final answer natin? Yes, yan na. So,
Ayan, basic na basic, di ba? So, ano pa bang hanapin natin? Sige, mag-proceed tayo sa susunod na example. Naku, sir, anong klase yan? Try lang natin. Evaluate the following function at x equals to a plus 1. For the equation, h of x equals to square root of x plus 2. Ayan. So, paano gagawin natin dyan? Sir, unang-una, pwede ba yun? Variable yung ipapalit natin? Yes. A variable can be replaced with another variable. Ayan ha. So, bagong kaalaman yan. Eh, sir, paano yan? Paano tayo magko-compute? Sige, tingnan natin. Again, anuli step 1. Ayan. Very good. Papalitan natin yung mga variable na x ng kung ano man yung value natin. For this instance, we have good, a plus 1. Ayan. So, na next step. Perform the indicated operations. Sir, ba't ganun? May nahalong a. Ganun talaga. Kasi, iyon yung binigay. Wala tayong magagawa. Hindi natin pwedeng palitan yan. Pero, ang magagawa na lang natin ay isimplify. Or perform rather the indicated operations. Kung meron pa man din. Tingnan nyo lang kung meron pa tayong pwedeng pagsamahin dyan. Meron pa ba? Yes, meron pa. Alin? Yung constant. Ayun, a plus 3. Bakit naging a plus 3? Kasi, ayan, yung 1 plus 2. Pwede mong pagsamahin yun. Kasi pare silang constant. Kuha? Kuha. Next. Ayan. Ito na inihintay nyo. Yung, anong klaseng function to? The absolute value function. Okay. So, tingnan natin kung paano siya gumagana. Or pa, how does it work? Baka mamaya hindi kayo familiar. Evaluate the following function at x equals to negative 1. So, ang ating function, f of x is equals to 2. Absolute value of 2x minus 5 plus 2. So, paano natin siya evaluate? Again, ano yung unang step? Ayun, kabisado yun na. Replace the all the values. So, ano ang re-replace natin? Ayan. Papalitan natin ng negative 1 yung lahat ng x. Ayan, very good. Good. Ano next step? Perform the indicated operations. Ano yung tingin niyo yung unang dapat nating galawin dito? I mean, i-perform. Yung nasa loob ng absolute value or nasa labas? Dapat yun munang nasa, for starters, dapat yun munang nasa loob. Nasa loob, yung 2 times negative 1 minus 5. So, anong una doon? Again, guided by the PEMDAS rule, multiplication. Yun muna unahin natin. 2 times negative 1 is negative 2. Very good. Ano next step? Yung subtraction. Ayun, negative 2 minus 5 is, kung malilito, ayan, negative 7. So, paano ngayon to, sir? Wala na akong operation na natira. Pag ganon, we have the, ang gagawin na lang natin ay yung absolute value, which is ano? Ibig sabihin, papalitan natin ng sign. Hindi pala papalitan ng sign, sorry. Gagawin nating positive regardless kung ano yung sign ng nasa loob. Nakukuha? So, sa pagkakataong ito, ano? I-change natin from negative 7 to positive 7. Kuha? Ayan. Again, pag absolute value, regardless kung ano yung sign, again, sign ng nasa loob ng absolute value, kailangan positive siya lagi pag tatanggal yung sign ng absolute value. Kuha? Very good. Ngayon na next, evaluate na lang natin to. 7 plus 2 is equals to 9. Very good. So, yun na ba final answer? Yes, of course. Yun na ang final answer. Eh, okay daw. Eh, sige. Next.
Ayan, sir. Okay, alam kong ina-anticipate niya to. Ito ay anong klaseng function? Yes, greatest integer function. So, paano ba tayo mag-evaluate, sir, ng greatest integer function? So, given the example, evaluate the following function at x is equals to 1.7 for f of x is equals to greatest integer function of 4x plus 1 minus 6. So, paano ba tayo mag-evaluate ng ganito? Of course, susundin pa rin natin yung 3-step rule. Ano yung unang step ulit? Of course, kabisado nyo na. Ano liya? Hindi ko makakinig. Ayan. So, ano yun? Yung 1.7 na yun, iyon yung ating gagawing replacement. Saan natin i-replace? Sa x. Very good. Ayan. Ano next step? Of course, by guidance of the PEMDAS rule, ano unahin natin? Yung loob, of course. Yan yung sinasabi sa inyo, again, ano ko lang, shout out ko lang. Ito yung symbol na sinasabi sa inyo, yung pag-anong. Yan yun. Yan talaga yung symbol ng great floor function or greatest integer function. Okay? So, kung may typographical error man yung module, ay ako na mag-apologize. Okay? Pero no worries. Okay, let's get back to this. 4 times 1.7. Galing mo talaga. Tama yung sagot mo. 6.8. Ayan. So, next step, ano? Of course, evaluate natin yung loob. Doon muna tayo sa loob, huwag muna tayo lumabas. So, 6.8 plus 1. 7.8. Sir, paano po pag ganyan na? So, ganito gagawin nyo, ano? Again, kagaya ng sinabi ko kanina, kapag greatest integer function, tatanggalin nyo lang yung decimal. Ano yung matitira? Yung whole number na katabi nun. Which is, in this case, ay ano? Yes. Magiging 7. Tama. Very good. Nagigets mo na. Ngayon, ngayong nawala na yung greatest integer function na symbol, evaluate na, tuloy na natin siyang evaluate. 7 minus 6 is equal to 1. Basic. Galing mo talaga. So, simplify natin. Final na ba yan? Of course, final. Basic, di ba? Easy. Walang kahirap-hirap. Walang ka-challenge-challenge. Kaya alam ko, kayang-kaya nyo itong topic na to. Kerry? Okay, very good. So, i-recall natin kung paano mag-evaluate ng function. Ano yung unang step? Ayan. Step 1, replace all the variables with the value of the domain. Step 2, perform the indicated operations. So, nag-add tayo ng extra step. Ano yung extra step? Finalize your answer, simplify whenever possible. Kuha? Kuha. Very good. Galing mo talaga. And now, your favorite. Get ready for the next battle. Okay. So, anong gagawin natin ngayon? So, dito, may time limit kayo na bigyan naman ng challenge yung sarili mo. So, ito yung mga given. Based, when function f of x is equals to, anong klaseng function? Quadratic. X squared minus 3x plus 4, find the value of the function based on the following. So, anong gagawin natin? Evaluate lang natin or solve lang natin yung mga functions base sa mga values ng nakalagay. We got 0, negative 1, 3, 2x, a plus 1, and 1 over x. So, meron tayong time limit na 10 minutes, pero kung kailangan nyo pa ng extra time, okay lang. So, alam nyo na ulit gagawin ha. Post nyo lang yung video na to. Then, after nun, check natin kung tama yung ginawa nyo. Okay? Post nyo muna guys ha. Challenge nyo sarili nyo. I trust guys, kaya-kaya nyo. Okay? Good luck! A few moments later. Okay! So, alam ko na challenge na naman kayo doon. So, tingnan natin kung tama yung mga sinagot ninyo. So, ito yung mga sagot sa 1, 2, 4. So, check natin ano. For A, we have 0.
f of 0 is equal to 4. For b, we have 8. Tama ba? Tama. Galing eh. For c, ayan, 4 din. Ba't ganun parehas? Ganun talaga. Kasi yun yung lumabas. Ayan. Next, we have, sir, ba't ganun? Equation ang lumabas. Dahil, variable yung given. Okay? Ayan, very good. Ayan yung ating final answers. Kuha? Ilan nakuha mo? Uy, naka 4 ah. Very good. Naka 3? Okay lang yan. Naka 2? Okay lang din yan. Naka 1? Okay pa rin yan. Naka 0? Okay lang yan kasi, bakit? Meron pang dalawa. Ayan, yung dalawa. Tingnan natin. Mag a plus 1, ito yung sagot. We have a squared minus a plus 2. Kapag naman 1 over x, 1 over x squared minus 3 over x plus 4. So, inyong sagot, parehas. Kuha ba parehas? Nakuha. Very good. Galing-galing mo talaga. Ayun, pwedeng-pwede mo nang sagutan yung mga nasa module. Ayan. So, para mas pa-challenge ka pa, again, gaya ng mga ating mga nakakarang session, sasagutan mo lang yung what I have learned at assessment na nandyan sa module mo. So, guys, alam kong challenging sa inyo to. Alam ko, lagi yung nakikinig sa challenge. Kapag hindi kayo na-challenge, hindi kayo gagaling. Okay? So, good luck. Alam kong kaya nga yan. And that concludes our session. Thank you very much for watching my video. I hope you learned something new today. Please subscribe to my channel and click the bell button for notifications. Should you have any questions or clarifications, you can send me a message through Messenger or an email through my Gmail account. And again, this is Sir Glenn saying, remember, trust the process. Bye guys, see you soon.